Welcome to Donmar TV News Channel. Fit and healthy na, negative pa sa pinakauling swab test para sa COVID-19 ang Pangulong Rodrigo Duterte. Itong pahag ni Presidential Spokesman Harry Roque ang matapos mag-trending ang hashtag patay na ba? Ayon kay Roque, walang katotohanang nagkasakit din ang Pangulo. Matapos tamaan ng COVID-19 ang 126 na miyembro ng Presidential Security Group. Dalawang bas na rin ang larawan ng Pangulo ang inilabas ni Senator Bongo para pasinungalingan ang umaray fake news na sinasabi pang nagkaroon ng mild stroke ang Pangulo. Nagpasalamat naman ng Malacanang sa tinawag nilang concern ng publiko tungkol sa kalusugan ng Pangulong Duterte. Ilang senador na ang bumelta sa pahayag ng NTF-LCAP. Anilang matagal na nilang nakakatrabaho ang mga rank and file na empleyado na ito at kailanman hindi naman nagpakita ng motibo para isabotahin nila ang mga programa ng gobyerno. Sabi pa nga ni Senate President Tito Soto, dahil sa isyong ito mukhang susuportahan niya na ang panukalang gawing krimen ang red tagging, kung saan ang mga opisyal ng gobyerno na mag-aakusang kasapi ng mga teroristang grupo ang mga individual nang walang batayan ay maaaring makulong hanggang 10 taon. Naging mainit po yung reaksyon ng ilang mga senador, particular na po ang minority group sa Senate, sa naging straightforward o prangkahan na pagpapahayag ni Director General ng National Intelligence Coordinating Agency, Director General Alex Montiagudo, sa kanyang pagbubunyag at paglalantad sa karakter ng courage na siyang pumapayong sa ilan, in fact, hindi lang ilan, more than 30 ito, General Jerry Samudio, sir, na mga government employees associations and employees union ng mga rank and file na government workers natin, at kasama na dyan ang Senate Employees Association. Nag-react sila kasi sabi nila ito daw ay red tagging at pang-insulto sa integrity ng institusyon ng Senado, which kaming mga former cadre at former rebels ng CPP, NPA, NDF, General Jerry Samudio, sir, sa tingin namin tama ang ginawa ni Director General ng NICA, Alex Montiagudo, upang magkaroon ng malinaw na public information and awareness ang mamamayan. Because in the first place, dapat maintindihan ng Senado, ng mga senador natin, at ng mga nakikinig ng mga government workers sa General Jerry, sir, na ang courage was precisely created by the Communist Party of the Philippines as part ng kanyang open and above ground platform of recruitment and infiltration to the sector of government employees and government workers. Hindi po ito neutral, Sir Jerry. Hindi po ito isang independent or non-aligned organization. Courage precisely ay tungtungan at daan ito ng Communist Party of the Philippines based on our doctrine, based on our orientational sa operation, and batay na rin, Sir Jerry, sa aming mga naging karanasan. Ang courage ay ginagamit ng Communist Party of the Philippines para sa unang antas ng pagre-recruit sa hanay ng mga kawani at empleyado ng pamahalaan, mga rank and file. At ang delikado dito, yun nga sabi namin tama itong ginagawa ng NICA, Sir Jerry, at ng inyong programa mismo sa Up Up Pilipinas. Ang delikado nito, mayroon itong underground component organization, ang Courage, Sir Jerry. Ito ang tinatawag na MKP, Makabayang Kawaning Pilipino, na member ng National Democratic Front at nagsasagawa ng mga pagsusuporta at pagbibigay tulong upang ipaabante ang armadong pagkilos ng CPP, NPA at the NDF. So ang MKP is also an organization established and being created by the Communist Party of the Philippines inside Courage. At ito rin ang nag-i-infiltrate sa hanay ng government employees. So magkasabay ito. Courage is the cover and mask. Courage is the recruitment agency. While the
MKP or Makabayang Kawaning Pilipino is the consolidator para sa armadong suporta. At ang pangatlong layer, Sir Jerry, is recruitment sa Communist Party. So ang Senate Employees Association ay bahagi ng Carriage. At ito ay mayroong core group ng Communist Party cadre and Communist Party operatives na kumikilos sa loob ng Senate. And yun ang rason na Sir Jerry, ang dahilan kung bakit ibinubunyag ito ni Director General Alex Montiagudo sa ating mamamayan. Because this is also happening in Supreme Court. This is also happening in, mabuti na lang tumiwalag na ang DSWD. This is also happening, Sir Jerry, sa National Housing Authority, National Food Authority, Department of Agrarian Reform, Department of Agriculture, and many more. Around 37 government employees association infiltrated ng CPP gamit ang Carriage. So nakakabahala ito, and it is a very important step forward on the part of NICA for doing this General Jerry Zamudio. And we are very happy for that. Thank you very much, Ka Eric. I-acknowledge ko lang po yung presence ng aming pong Director for Civilian Affairs sa OA1 sa Philippine Air Force, si Ma'am Chat Montaño. Ma'am, magandang araw po sa inyo and happy to have you here sa ating palatuntunan. Sir, magandang hapon din po and thank you very much for the invitation. Mamay, ma'am, standby po tayo, ma'am, at para po okay sa announcement ng napakarami pong vacancy sa Philippine Air Force. Doon po sa mga naghahanap po ng trabaho at very qualified, si Ma'am Chat ang ating pong hahanapin. Acknowledge ko rin po si Colonel Jerry Bisanya, siya po ang U7 ng Central Command. Thank you so much, Jerry, for joining the program. So kasama po natin si Attorney Chris Gonzales. Kasi nabasa ko, Attorney, yung support mo para doon sa statement ni Director General Alex Paul. At napakatalim yung mga statement niyo doon. Sinabi niyo na, sabi niya that Carriage is a legal front of the Communist Party of the Philippines New People's Army whose primary task is to infiltrate various government agencies, offices, and radicalized government employees, which would gradually weaken the government bureaucracy from within. At ang dami pa, baka pwedeng ikaw na, Attorney, ang magtuloy nito, yung sa iba pang mga statement ninyo, na ito ay makakaturong para ma-enlighten yung ating mga nakikinig ngayon.